siya, narito ngayon tayo sa Ghent City Hall. So, in terms of design, sobrang panalong-panalo to. Sa labas pa lang, napakaganda na ng architectural design niya, no? So, pati yung pagkakalilok nung kanyang exterior, napakaganda. Unfortunately, hindi natin siya mapapasok kasi sarado ngayon siya kasi under construction. Ayun, ginagawa siya. Pero nakakahinayang kung hindi natin makikita kasi ultimong labas niya, art na, panalong-panalo na. So yan, napakaganda ng kanyang exterior. Kung mapapansin natin, no, talagang makikita natin yung architectural design niya. Mas ma-appreciate nyo siya pag mas kalapitan siya, no? So ito, sinimulang gawin noong 15th century at natapos noong 1618, no? So, kaya mapapansin natin, sinasabi nila na ito ay late Gothic na. Kasi kung makikita ninyo, mapapansin ninyo, meron siyang may mga statue siya sa labas, which is influence na yan ng Renaissance period. Kasi, syempre, 1618 natapos eh. So, yung mga architecture, yung mga structure na yan, na nagdaan sa labas, mapapansin nyo, influence na yan ng Renaissance period. But then, dahil 15th century siya ginawa, so, late Gothic na ang style nito. Appreciate natin dito sa structure ng City Hall ng Ghent ay yung column niya, no? May tatlong uri siya ng column. Isang Ionic, Doric, at saka yung tinatawag na Corinthians na mula pa doon sa influence ng Italian Palazzi. Talagang high maintenance siya kasi talagang mapapansin mo mas madalas nagpupulbos yung structure, yung mga yung labas niya, no, para siyang nagpupulbos. So high maintenance siya at the same time, kasi nakakita na rin ako ng ganito kung napunta na kayo ng Barcelona, meron doon tinatawag na Sagrada Familia Church, no. Ganito din, napakaganda rin nung labas niya, napakaganda rin ang architectural design niya. May mga ganyan din siya sa labas. So, yun, high maintenance siya, lagi siyang ginagawa. I like this one. Actually, mapapansin natin, no, hindi lang natin makuna ng picture, pero doon, meron siyang tinatawag na cathedral windows. O yung tinatawag na parang gelatin na windows, gano'n. Napakaganda nitong City Hall na to. Kung ako tatanungin, yung pinakamaganda City Hall na napuntahan ko, napasyalan ko kasi umiikot na rin naman ako around Europe. Isa to sa maganda. So, mga kalakwatsa, hanggang sa susunod natin ulit na lakwatsa, lagi natin tatandaan na sa bawat paglalakbay, hindi lang experience o karanasan ang ating nakukuha, pati na rin karunungan.